Hi guys! Sobrang tagal kong hindi nag-video, no? So, ngayon, wala naman kasing ganong issue itong mundo. Wala naman akong ganong, paano ba? Bali, nakailang change oil na ako na ito. Ang lagi ko lang chine-change sa kanya is yung Honda. Yung Honda na kulay blue. Then, nagpalit na rin ako ng gear oil dito. Ang ipinalit kong gear oil is yung RS8 na gear oil. No, okay naman. Parang simula umpisa, isang beses pa lang ako napapalit ng gear oil. Tapos yung change oil, mga ilang beses na rin. Nga pala, sa mga nagtatanong ng tukol sa performance ni Motul, okay na okay si Motul. Walang problema si Motul kay dito na version 3 natin. Maganda yung takbo niya, smooth yung takbo niya, wala kang magiging problema doon sa sa Motul. Ang naano ko lang kasi sa kanya, napansin ko sa kanya, pag umpisa parang medyo magaspang yung takbo niya. Pero habang tumatagal, gumaganda yung nagiging takbo ng motor. So yun lang, para sa akin lang naman yun ha. Iba-iba naman tayo ng pakiramdam sa mga motor natin eh. Pero para sa akin kasi, ganun, yung parang umpisa, parang hindi ako na... Yung mga kalagitnaan, umpisa maganda, yung mga kalagitnaan parang medyo gumagaspang, parang medyo... alam mo yun, iba yung pakiramdam eh. Pero habang tumatagal siya, nagiging smooth yung takbo niya. Kaya para sa akin okay din. Baka sa susunod pa ako magpalit uli ng motor. Kasi itong Honda ko is yung binibili ko, diba, 1 liter yun. So nakaipon na ako noon. So bari yung susunod ko na change oil dito sa 6,000 kilometer niya is free na yun. Hindi ako bibili. So yun, malaking tibid yun mga pa. Anyway, share ko lang yung binili kong piyesa dito sa motor natin. Ano to? Bumili ako ng tire hugger sa Shopee. So nakita ko kasi na alam niyo naman, mahirap maglinis ng motor lalo na dun sa may bandang part ng likuran sa may bandang ilalim niya. So kailangan mong dukutin. Sobrang hirap, sobrang daming dumi lalo mga putik. So itong nabili kong tire hugger na to is around 200 plus lang. Kung makachamba kayo na may free shipping, di mas maganda. Pero ito kasi, 200 lang, plug and play lang. Tanggalin mo lang yung tornilyo sa dalawang side. Tapos, ikabit mo lang siya. Yun na, wala ka ng ibang babaklas. Ito, pakita ko sa inyo. So, bale yan. Ayan. Ngayon. Ito siya. So, ayan. Binili ko yung parang mat lang din. Ayoko nung... yung isa yung parang meron dalawang klase to eh, isang gantong mat tsaka isang carbon na design. So ang binili ko is ito, wala, parang hindi ko trip yung parang carbon yan. Tingnan nyo, madami po pala oh. Is ko na yan, kailangan ko pala ng punas. Anyway, ito kasi pag may ganito ang talsik ng putek is ganito. So yun yung pinakatama ng tire hugger. Mga ganyan lang yung bitili natin. So yan, hindi siya tumatagos hanggang doon. Hanggang dito lang. Siguro umiikot yung dumi, papaganon, tatalbog lang dito, then bababa sa kanya. Ganun lang magiging sistema. Pero at least napipigilan pumunta hanggang doon. So mapansin nyo yun, goma na yun, medyo malinis doon. Ayan, tapos yan. Siguro yung mga talsik-talsik na nakikita natin na yan, sobrang ano kasi minsan mabaha, alam nyo naman dito sa Bulacan medyo mabaha dito, kaya ganyan makatalsikan pa rin siya. Okay din. Tsaka dagdag, okay din yung dating ng tire hugger sa kanya. Yeah. Tapos yan, salpak nyo lang yan. Ganto yan. Parang yung dito, tatanggalin mo lang yan. Tsaka yung tornilyo yung dito. Ito. Ano ba? Bakit ba? Yan, ito. Tsaka ito. Galin nyo lang yan din. Patong nyo, ito yung ano yung maliit na tire hugger niya. Papatong nyo lang doon, may parang ano na siya, naka-form na siya ng gano'n.
So madali na, parang plug and play lang din. Ayan. Tapos dito makikita nyo pa rin yung ano, kung may laman pa. Ayan, meron pa eh. Ayan, ewan ko kung nakikita nyo, pero yun, kita naman dito. So ayan, maganda naman siya. Na naman maging ano yan eh. Hindi naman siya parang sasayad. Ako nga eh, pag mag-ano ka, medyo sasayad siya, pero hindi. Matigas yung plastic niya. Maganda yung pagkakagawa. Hindi siya yung malutong na type, yung makunat na type siya. Yan. Bili na kayo na ito, lagyan nyo yung motor nyo. Diba? Pero ano to, may talsik pa rin siya kung nakita nyo kanina, diba? Pinakita ko. Pero siguro okay na rin yan. Pero para sure na walang talsik, siguro yung hanggang dito. Yan. Siguro hindi na talsik yun kasi para dito na lang siya at saka doon sa tarhager. Dito for sure wala na yun. So since na almost half, hindi, more than half yung tapalodo niya, makasa kayo na tatalsik yan. Talsik niyan dito, dito, pababa rito. Ganun yung nagiging ano niya, sistema ng talsik niya. Right? So ayan, may mga konting putik-putik. Ayan. Ang ano nga pala nito, ang kilometro nito is nasa 5,900 na. So by 6,000, change oil na naman ako. Issue nito, mag-issue niya. Bukod dun sa naging issue niya dati, yung parang maingay na yung sa gearing niya. Yun, nakita niyo naman, binidyo ko yung dati. Magpapalit ka lang ng, nalagay ka lang ng panibagong rasa doon sa mga bearing niya sa loob. Pag nagkapalinis ka ng panggilid. Then after noon, mga wala na. Other than that, wala na akong naging problema sa kanya. Kasi bagay, hindi ko naman siya talaga pinambabiyahin ng malayuan. Kasi dito lang naman ako sa Malolos, then Balagtas. Ganun lang. Parang service ko lang siya sa trabaho. So, hindi siya ganun lalas pag takpun niya araw-araw is napaka-easy lang. 5,900 na yung itinakbo niya. So, sa ilang buwan na ba? January ko ito kinukuha eh. Ano nga, July, oh. 6 months. 6 months na siya sa akin. Okay siya. Okay na. Okay na okay siya. Wala ko naging ibang problema sa kanya. Except dun sa ano, sa gulong niya. Kasi di ba nung pagbago yan, wala naman talaga siyang nakalagay na may tire sealant. Wala siya nakalagay na tire sealant eh. Ang meron siya, hangin lang talaga. Do tubeless siya. Hangin lang talaga siya. Wala siyang tire sealant. Siyempre, hindi naman siguro talaga sila nakalagay ng tire sealant. Nabutasan ako yung bandang likuran, parang may tumusok na pa ako eh. Tapos yung tataka ko, bakit lumalambot? Ang tiyanay ko, inisa-isa ko ng ikot. Nakakita ko yun na mahaba eh. Didos, na parang lumang-lumang pa ako na. Manipis na nga eh. Tapos yun, ginawa ko, natanggal ko yun, tapos bumili na akong tire sealant, nilagyan ko na. Pati itong nasa unahan, nilagyan ko na rin ng tire sealant. Para in case na mabutasan, hindi na siya lalambot. So ayun lang guys, sinare ko lang yung binili kong tire hugger sa kanya. Bili kayo nun, malaking tulong din kahit pa paano, hindi na matatalsikan yung loob ng yung pinakamakina. Talsik niya ibabaw, tapos tutulong na lang sa mismong ibabaw ng ng tire hugger. So hindi na kayo mahirapan din isin. So parang yung putik is mapupunta sa pinaka-ibabaw na ng tire hugger. Kasi umiikot yung dumi, hindi na siya sasagad yung talsik doon sa pinaka-likuran. So yun lang guys. Ciao!